Basta po mga kusina. Welcome po ulit sa kusina ni Kuya. At samahan niyo po ulit ako sa panibagong recipe na i-prepare ko para sa inyo. Meron po akong hipon. Parang gusto ko lang siyang gawing special. Gawa po tayo ng tempura. So, mga ingredients po, ito po ang mga sumusunod. So mga kusina, ang ingredients po natin sa paggawa ng tempura ay siyempre, meron po akong hipon dito. Ilang piraso lang naman, pero gusto ko siyang gawing tempura. Tiger prawn po ito, headless na po, peeled na rin po yung skin niya, at ang natira lang po ay yung bandang buntot. Kung mapapansin niyo po, ganyan ang itsura niya. Then, kung ang mabibili nyo naman pong hipon, yung may ulo pa, tanggalin nyo lang po yung ulo. Gawin nyo siyang magmukhang ganito. Yung balat, ang matitira lang po yung bandang buntot na may kapirasong balat. Importante po kasi yan sa paggagawa ng tempura, yung part ng buntot na yan. So, ati pong ibang ingredients. Gamit po tayo ng flour. 1.5 cup po ito. Gamit lang po ako ng isang egg. Then, meron po akong water. Chilled pong water or cold water ang gagamitin po natin sa paggawa ng butter po ng or sa harina ng ating tempura. Para naman po sa ating sauce mamaya, gagawa po tayo ng tempura sauce. Meron po akong mirin and kikuman. Gamit po tayo ng konting sugar and cooking oil po syempre sa pagpiprito. So, simulan na po natin. Tina, ito po ang unang step sa ating paggawa ng tempura. Ito po ang ating shrimp. So, tulad po ng pinakita ko sa inyo kanina, wala na po siyang balat ditong part na to. So, yung buntot na lang po ang natira, na may konting shell at saka yung pinakabuntot. Gagawin po natin sa shrimp, yung bandang ilalim po ng shrimp, talagyan lang po natin ng small na cut. Huwag po yung tuloy-tuloy, yung parang didiretso lang po yung pagka-bend niya. Cut lang po doon, then straight po natin yung shrimp, then ipipress po natin yung meat ng shrimp na yan. Huwag po masyado madiin, para kung hindi humaputol yung shrimp natin, importante po kasi buo siya para paggawa po natin ng tempura. Buo po yung shrimp niya. Hanggang maging itsura pong presso po natin para lang po kayong nagmamasahe. At kailangan po ganyan ang kalabasan ng itsura ng shrimp niyo para mahaba po yung shrimp. Then, tutapusin po natin lahat ng shrimp ng ganito. Then, mag-start na po tayo sa susunod na procedure. So mga kusina, natapos na po natin ang lahat ng shrimp natin. So, ganito po ang itsura niya pag naguha nyo na ho siya lahat. So, diretso ho siya. So, next procedure po, gawin po natin yung tempura butter. So, 1.5 cup po na flour ang gagamitin natin. Lagay ko na po sa bowl. Then, magkakarak lang po tayo ng isang itlog. Lagay po natin sa harina. Ganyan po. Then, ang gagamitin po natin ay sa paghahalo, kung meron po kayong whisk or kung may tinidor lang o pwede rin naman. Ang water po, importante, ang gagamitin natin is yung chilled or cold water. Kung wala po kayo, kung wala po kayong tubig, kung may ice cube po kayo sa bahay, lagyan nyo lang po siya sa ibabaw or lagyan nyo lang po siya then para maging malamig yung tubig nyo. Importante po kasi ito sa paggagawa ng tempura water. Dahan-dahan lang po natin. Meron po akong 1 cup na cold water na pin-repair. Pour lang po natin sa dahan-dahan. Halo-halo lang po. Hindi po kailangan ilagay lahat ng water muna. So, meron po tayong consistency na kailangan ma-meet doon sa pag-mix ng flour. So, konti-konti lang ng tubig. So mga kusina, ito po ang consistency na ating hinahanap. Ganito lang po kalapot ng ating tempura butter. So siguraduhin po natin natunaw lahat na harina natin. Okay, yan po yung consistency. Kaya lang naubos ko lang pong water sa ating 1.5 cup na harina is about 3/4 cups po ng water. So ready na po yung ating butter. Sana po natin mag-fry. So mga kusina, umpisa na po natin ang pagpiprito ng ating tempura. So okay na po yung tempura butter natin. Painita rin po ako ng mantika. So nasa medium heat lang po tayo. Mag-drop lang po tayo ng konti ng tempura butter natin sa mantika para malaman po natin kung mainit na siya. So once na umangat po yung tempura butter na ganoon, ready na po yung cooking oil natin para sa pagpiprito. So sa pagpiprito po, lagi pong may mixer sa ating butter. And naglalagay po ako ng tube ice para ko maintain po natin yung chilled na ng tempura butter natin. Kuha po tayo ng shrimp. Kuha ko nyo lang po sa bandang buntot niya. Then,
Didip nyo lang ho siya sa inyong tempura butter na nakalawit pa rin po yung buntot to the shell lang po. Then, mas maganda po yan. Medyo kakapangan nyo yung butter. Then, drop lang po. Gawin po natin yan sa lahat ng ating shrimp sa pagpiprito. Tingnan lang po natin kung ano, ganit po karami ang magkakasya lang dun sa inyong cooking oil sa pag-de-fry. Para hindi siya mag-dikit-dikit. Once in a while po, putin nyo lang. Sa inyo po siyang mag-golden brown. Then kung gusto nyo po, bisigan po natin ng konti butter para po dumikit sa shrimp natin at tumapag pa po yung breading. Ganyan po ang isyo na. So mga kusina, hintayin nyo lang pong mag-golden brown ng ganito, ang inyong shrimp tempura. At pwede na po natin itong hanguin. Drain lang po yung oil. Kung natin sa side, strainer na may paper towels hanggang ma-prito po natin lahat. Then yung excess breading po na to is walang po tayo ng strainer. Tanggalin po natin. Lagay po natin sa bowl or on, set aside po natin. Para sa next batch na pagluluto natin, hindi po didikit yung mga sunog na part ng breading na to. So, sunod po ulit sa ayos sa panibagong salang. So, same procedure. Dip lang po yung tempura, yung shrimp. Then, drop kaagad. Ready nyo po naka-straight siya. Then, yung lusik po ng butter, importante po ito para dumikit po siya sa tempura para makihuha po natin yung itsura ng tempura na hinahanap natin. Then, siguraduhin nyo po hindi po siya magdidikit, paghihiwalayin nyo lang po siya. Then, turn lang po para hindi po masunog. Then, pag nag-golden brown na po ulit siya, pwede na po natin siyang hanguin. So mga kusina, ito po ang ating last batch ng ating tempura. Maganda na po siya and ready na po for plating. So mga kusina, para po sa ating tempura sauce, bago po ipakita sa inyo ang ating finished product na tempura. Sa ating pong tempura sauce, kailangan lang po natin ng kikuman. Ito po yung gusto kong sauce ng tempura ko. So nasa inyo po kung gusto nyo meron na kayong ready-made na tempura sauce or kikuman lang, pwede na pong sauce ng tempura. Pero gawin po natin medyo parang pang-restaurant na tempura sauce. So 1 tablespoon po ng kikuman. Then, yung mirin lang po. 1 tablespoon din po. Then, lagyan lang po natin siya ng 1 teaspoon sugar. Mix lang po natin. Tansyahin po natin kung tingin nyo kulang pa ng soy sauce. Tikman po natin. May nahabol po akong lasa nito eh. Dagdagan ko lang po ng half teaspoon pa or half tablespoon ng kikuman. Tignan po natin. So okay na po yun. Nagamit ko po sa ating tempura sauce is 1.5 tablespoon ng kikuman and 1 tablespoon po ng mirin and 1 teaspoon ng sugar. Kusina, ito po ang ating finished product, ang ating shrimp tempura. Yan po yung tempura sauce. Yan po ang itsura ng ating tempura. Dip lang po natin dyan. Tikman po natin. Mmm, yummy. Pak! Pang restaurant po. So, mga kusina, sana po nagustuhan nyo yung ating recipe for today. And huwag po sana kayo magsawang share, like, and subscribe. Shoutout nga po pala sa ating mga subscribers, ang Bulacan family, Angel, and yung anak ng si Laika. Naging nanonood ng ating mga videos sa ating school. Batch 94 for Justice ng Parañaque Municipal High School. Lagi rin silang nanonood na mga recipes and videos natin. Sana lagi nyo akong supportan. Maraming salamat at huwag nyo kakalimutan. Be safe. Enjoy life. Peace. Kaya na tayo. Mmm, yummy.